Ikapito ng Hunyo, Biyernes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang makapag-almusal na si Jesus at ang kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit pa sa mga ito?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Pakanin ang aking mga kordero." Sinabi sa kanyang makalawa, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sinabi nito sa kanya, "Oo, Panginoon, ikaw ang nakaaalam na iniibig kita." Sinabi sa kanya, "Akayin mo ang aking mga tupa." Sinabi sa kanyang makaitlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot na si Pedro dahil makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" Kaya sinabi niya, "Panginoon, ikaw ang nakaaalam ng lahat. Alam mong iniibig kita." Sinabi nito sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, nang bata ka pa, nagbibigkis ka sa iyong sarili at palakad-lakad ka saan mo man loobin. Ngunit pagtanda mo'y ididipa mo naman ang mga kamay mo at iba ang magbibigkis sa iyo at magdadala sa ayaw mo." Tinukoy naman ito ni Jesus bilang pananda sa paraan ng kamatayang ipanluluwalhati ni Pedro sa Diyos. At pagkatapos nito ay sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nalungkot na si Pedro dahil makaitlo siyang tinanong ni Jesus, "Iniibig mo ba ako?" Kinatagpo ni Jesucristong muling nabuhay ang mga apostol na puspos ng awa. Hindi lamang niya sila biniyayaan ng malaking huli ng isda. Inimbitahan din niya silang mag-almusal dahil alam niyang nagugutom na sila pagkatapos nilang pumalaot sa dagat ng buong magdamag. Hindi lamang binusog ni Jesus ang mga apostol. Ginulat niya sila at ipinakita sa kanila na sa kabila ng kamatayang nasaksiyan nila sa Kalbaryo na natiling makapangyarihan ang Diyos. Nang pirapiraso ni Kristo ang mga tinapay, nais niyang sabihin sa kanyang mga apostol na patuloy pa rin niya silang tinatanggap. Hindi siya bumalik na isang kaaway na nakikipagtuo sa kalaban. Isa lamang ang kahulugan ng malaking huli ng mga isda at ng almusal na iyon, ang patuloy na pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga apostol. Pagkatapos mag-almusal, banayad na ibinalik ni Jesus si Pedro at ang ibang mga apostol sa kanyang pag-ibig. Kinausap ni Jesus si Pedro at hinirang siya muli para maging leader ng grupo. Walang isinumbat si Jesus tungkol sa tatlong ulit na pagtatatwa sa kanya ni Pedro bilang guro nito. Sa halip, binigyan siya ni Jesus ng pagkakataon para ipahayag ang pag-ibig niya kay Jesus at ang pananagutan niya para sa kawan ng Diyos. Pagsasagawa, binago ni Jesucristong muling nabuhay ang mga apostol. Mula sa pagiging mga mangingisda, hinirang niya silang maging mga apostol. Anong uri ng pagmimisyon ang iniatas sa iyo ng Panginoon?